Hi guys, ito yung gulong ng BRB namin. Almost 5 years na, 34K pa lang ang tinatakbo. Actually, okay pa naman yung trend niya. Magpa 5 years na yung gulong mo kahit hindi ganun kataas yung odometer mo. Actually, prone na siya sa mga butas. Kahapon, sumabog yung isang gulong namin sa likod. Nasa S-Lex kami. Buti na itabi ko. Napalit ko yung spare tire. So, makapal pa siya. Pero dahil 5 years na siya, prone na siya sa mga madali na siyang mabutas. So, ito yung ano guys. Ito yung nabutas sa S-Lex. Kahapon biglang pumutok, buti na lang naitabi ko, kasama ko pa naman yung mga mag-iina ko. So ayun siya, makapal pa naman siya, pwede pa yun. Pero yun nga, 5 years na siya. So ngayon maghahanap ako ng bagong gulong. Ito yung spare tire bro. Para nga pala sa nagpapalit ng gulong, kung first time nyo, ito yung mga tools. Bubukulatin nyo lang yan. Ayan yung mga tools ng pang ano, yun o, yung pang lift, tsaka yung pang tornilyo. Tapos ito, yung ilalim nito. Yun pala. Ayun, yung luluwagan mo, kasama rin yung tools na yun, doon. Para makuha mo yung spare tire. Nandito yung spare tire nakalagay. Pero ito yung spare tire ng Honda BRB. So, ang hindi ko lang alam, kung ganito pa rin yung mga bagong model. 2020 model tong sa amin. So, Bridgestone din yung spare tire. Pupunta ako sa NRS, yun yung pinakamalapit sa amin. Bilihan ng mga tires. Sana meron silang available. Balitan natin. So, ang sabi nila guys, kapag ka 5 years na or more ang isang gulong, pag minicroscope mo yan, puro crack na yan. Kasi nga, meron talagang lifespan ng gulong. So, for safety natin, lalo na sa mga mahilig mag-long drive, south to north kami, north to south. So, hindi ko marirecommend na kapag makapal pa, ituloy nyo lang. Para sa akin, kung kaya nyo palitan ng bago, after every 5 years, 4 to 5 years, mas maganda mapalitan nyo. Para hindi mangyari yung nangyari sa amin na nasa S-Lex kami, biglang pumutok . Kung hindi ko naitabi yun guys, mape-penalty pa ako ng towing. Pupunta tayo dun sa NRS. Pre, nasa kaya yung NRS dito? Your destination is on the right. Tayo, 26K yung Yokohama. Yun talaga yung size na yun. Opo. 195-60-60. Sige po. So ayun guys, 26,000 yung apat na Blue Earth Yokohama na pang Honda BRB. Kasama na rin yung installation at wheel alignment. Eto guys yung ipapalit na gulong, yung Blue Earth Yokohama. Naka-discount ako ng 1,500 pesos. So thank you sa NR sa smooth transaction. After nila ikabit yung tires, dito naman tayo sa free wheel alignment. Bali, nag-add din ako ng 1,300 para naman sa camber alignment. Kaso nga lang, nakitaan ng leak yung CB boots ng Honda BRB. Sakit ng Honda BRB to . So ngayon, ang ginawa ko, umorder ako online ng CB boots. Buti na lang yung tripod bearing, okay pa naman siya, pwede pa naman. Pero bumili na rin ako ng backup just in case. Sa Facebook Marketplace ako nakabili ng CB boots tsaka ng tripod bearing. Tapos dito ko na rin pina-install at pinakabit, nagbayad na lang ako ng labor dito sa NRS. Mag-ingat nga pala kayo guys, may mga scammer na mekaniko sa online, yung ang mura nang bigay nila ng home service. Tapos pag kinalas na nila yung CB boots tsaka yung gulong, biglang lolobo na lang yung quotation. Gagawan nila ng mga sira yung sasakyan mo para mahal yung bayad. Mo. Papakiramdaman nila kapag wala kang masyadong alam tas bubudulin ka. Kaya mas okay guys, pumunta kayo sa mga tiwalang kasa nyo, tiwalang mekaniko. Di baling medyo mahal, basta sigurado naman na totoo. Ito yung tripod bearing guys. Buti na lang naagapan, hindi pa siya sira, pwede pa siya. Pero nakabili ko nito sa FB Marketplace, 2,500 isa. Kapag sa kasa mo to binili, nasa 6,000 up ang presyuhan nito. Kaya pag nakitaan nyo na ng tagas yung CB boots nyo, mas maganda maagapan nyo dahil baka masira pa yung tripod bearing at mas mabigat pa to kapag ito yung pinapalitan nyo. Ito yung CB boots guys, wasak na. So ayan, papalitan na natin ng bago yan. Ito yung nabili ko sa FB Marketplace, mas mura din to kaysa sa bibilin mo sa kasa. Ito yung tripod bearing, kapag to bumigay, nasa 6,500 sa kasa. Pero sa FB Marketplace, nakakuha ako nito 2,500 lang. Tas 1,000 sa CB boots. So malaking tipid talaga. Then dun ka lang magpapakabit sa tiwala mong kasa yung mekanikong hindi ka bubudulin. So ayun guys, palit gulong after 5 years para safe sa mga long drive. Tapos check nyo lagi yung CB boots nyo kung may tagas na para maagapan at hindi na masira yung tripod bearing. At di na lumaki yung pwede nyong gastusin. Tapos sa tiwalang kasa at mekaniko lang tayo, ang daming budol ngayon sa online.
So hanggang dito na lang guys. If you have some comments or suggestion, just leave it at the comment section. And don't forget to subscribe to my channel. Hanggang sa muli, mga tropa, ride safe.